Hello guys, magandang araw po sa ating lahat and welcome back again sa ating YouTube channel. Isa na naman pong kababayan natin ang matagumpay po na nakapagpundar ng kanyang bahay para po sa kanyang pamilya. And then guys, ang bahay nga pong ito is pagmamayari mismo ng aking pinsan. So ito guys, binigay nga po lahat sa akin yung details nito para may bahagi ko naman po sa inyo para pagkuhanan nyo nga po ng idea, lalong-lalo na po kung pares kayo ng sukat ng bahay at kung gagayahin nyo po ito. At least meron na po kayong idea, lalong-lalo na po sa nagastos at mga materialis na gagamitin. So ito guys ay pagmamayari nga po ni Ma'am Jocelyn Magno na isang OFW sa Hong Kong and then guys from Bulinaw, Pangasinan. So ito nga guys yung ating pag-uusapan ngayon na mismong pagmamayari ng aking pinsan. So siya po ay si Ma'am Jocelyn Magno at nagtatrabaho nga po siya doon sa Hong Kong bilang isang domestic helper. So ito guys, talagang pinaghirapan niya ito dahil alam ko po yung kanyang hirap dahil minsan kinukumusta ko po siya doon and then minsan nakikita ko nga po siyang sobrang pagod pero worth it naman po kung nakikita na niya yung kanyang pinagpaguran bilang isang domestic helper. So saludong saludo po talaga ako sa mga kababayan po nating domestic helper na kahit napakahirap po ng kanilang trabaho at hindi po kalakihan yung kanilang sinisweldo bagkus sila pa nga yung nakakapagpundar ng sarili nilang bahay. Itong bahay guys is may sukat na 6 by 10 meters. So meron siyang dalawang kwarto, isang CR, living area, dining area, kusina. So yan guys, talagang itong bahay niya is step by step yung pagpapagawa. So hindi po madalian yung pagpapagawa nito, halos 2 years niya rin pong pinag-ipunan ito. So talagang napakahirap at kahit sobrang tiis na po doon, at least meron na nga po siya nakikitang pinaghirapan niya bilang isang OFW. So yun guys, nasabi niya nga po sa akin, na ikwento niya sa akin na minsan nagbabali siya sa kanyang amo para may padala and then para may pag-continue sa pagpapagawa ng kanyang bahay. Yan nga guys, nakikita naman natin na nakapag-umpisa na sila sa pag-layout. And then guys, itong bahay nga po nila is matatagpuan at ipinatayo sa Bulinaw, Pangasinan kung saan din po ako nakatira. So yan guys, yung mga materials doon alam ko din po kung magkano yung presyo. So lahat po ng details nito is ibabahagi ko sa inyo, ihahayag ko po sa inyo para meron na po kayong idea. Lalong-lalo na po kung parehas po kayo ng sukat na 6x10 meters na merong isang toilet with bath and then meron dalawang kwarto. So itong bahay nila guys is nag-start ng ipatayo ng January 3, 2019 at nasabi ko nga po sa inyo kanina na yung pagpapagawa niya is kung meron lamang siyang pera saka lamang continue yung pagpapagawa ng kanyang dream house. So yan guys, yung kabahayan is January 3, 2019 and then yung kanyang kusina na extension is January 2020. And then ngayon guys, hindi pa naman po yan tapos, at least sa halagang 350,000 guys. Talagang nandun na nga po sila nakatira. And then comfortable na po sila. So dyan guys, sa hollow blocks, nakagamit sila halos ng 1,500 pieces mahigit. Sa semento naman po is 130 bags. Mga steel bars pong nagamit dyan is 9mm and 10mm. So yan guys, matibay naman na po yan. Yan nga guys, at nakikita naman natin na paunti-unti na talaga itong nakikita yung kanyang forma and then ay papatayo na po siya na maayos at matibay. Na kung nakikita nga po natin na meron siya mga poste and then mga roof beam. So yan guys, pag-usapan natin yung about sa kanyang workers. Ang kagandahan dito guys, yung asawa po ng aking pinsan is nakatutok talaga sa pagpapagawa ng kanilang bahay. So ang kagandahan po niyan, lalong-lalo na kung arawan yung pagpapagawa ng inyong bahay, is matutukan talaga natin ito. At lalong-lalo na guys, kung kakilala natin ito at may malasakit sa atin, so malaki din po talaga yung ating matitipid. So dyan guys, sa kanyang labor, ang bayad nila dyan is 400 pesos per day yung bawat katao. And then sa maso naman is 500 pesos per day. And then hindi po libre yung kanilang pagkain. So yan guys, nakikita naman natin na nag-i-install na sila ng kanilang roofing. So dyan guys, sa kanilang roofing na pag-uusapan naman natin ngayon, yung design po na
tawag dyan is Cuatro Aguas. So yan guys, matibay na matibay. At usong-usong nga po sa amin yan dahil yung ganyang design guys is laban nga talaga sa malalakas na hangin. And then guys, maging practical nga po tayo, maganda man yung ating roofing or yung design niya, is ang kagandahan naman yun guys is alam naman natin matibay at hindi nga po masasayang yung ating pera kung liliparin lamang ito. Yan nga guys, at nakikita naman natin na nakapagpa-install na rin po sila ng kanilang sliding windows. So dyan guys, sa kanilang sliding windows, gumastos po sila ng 38,000 pesos, siyam na piraso. So dyan guys, itong pagpapagawa nga po ng bahay ng aking pinsan is step by step din po siya. So kung ang kagandahan nga po nito, kahit matagal po siya natapos, at least meron na nga po silang tinitirahan. And then meron na po silang privacy, kahit ano nga po yung ulam nila dyan, wala pong makikialam sa kanila. And then guys, hindi na po sila mangungupahan at meron na po silang bahay na matutuluyan na maayos, at kung umulan man dyan guys, at safety po sila. So dyan guys, ang kagandahan nga po nito is umabot lamang siya ng 350,000 pesos at dyan na nga po sila nakatira. Labor and materials na po yan. So yan guys, marami pa din pong kulang. So wala pa po siyang palitada sa labas at sa loob. Meron na rin po siyang flooring. So wala pa po siyang mga spandrel. And then guys, wala pa po siyang tiles. Marami-rami pa po yung kulang. So yan guys, ang kagandahan niyan, at least meron na nga po silang sariling bahay ngayon sa kahit anong hirap po ng aking pinsan sa ibang bansa. And then guys, talaga naman pong success at worth it yung kanyang pera na pinagpaguran niya sa ibang bansa, na talagang nakaka-proud sa mga kababayan po nating OFW, lalo-lalo na nga po sa mga kasambahay po natin na nagpapakahirap, at kung ano pa po yung kanilang mga dinadanas, isa ngayon is meron na nga po silang nakikitang sariling bahay. So yan guys, dito na nga po magtatapos yung ating video, at sana nakapulutan na naman po natin ito ng idea, yung ating pinag-uusapang bahay ngayon na may sukat nga po na 6 by 10 meters or katumbas nga po ng 60 square meters na mayroong dalawang kwarto at isang CR. So yan guys, sana matapos po itong video nito, pero nakapag-subscribe din po tayo at nakapag-like, nakapag-comment, at pwedeng-pwede po natin itong share sa kamag-anak po natin, lalong-lalo na po sa mga kilala nating mga nagpapagawa ng bahay or magpaplano pa lamang na magpapagawa ng kanilang dream house. So yan guys, bago nga po matapos ang video nito, gusto ko lang po pasalamatan at i-congratulate yung aking pinsan na si Ma'am Jocelyn Magno from Bulinaw, Pangasinan, at nagtatrabaho nga po sa Hong Kong bilang isang domestic helper. So yan guys, maraming salamat po sa lahat ng nanood ngayon sa ating channel. Hope you can subscribe, and guys, maraming salamat. Ingat po tayong lahat, and God bless all.